Hi guys! Welcome back to my channel! And for today's video, isha-share ko sa inyo kung paano ko na-unlock or na-activate ang aking G-Credit. And I know most of you aware na kung ano yung G-Credit. But, for the benefit of all, ginawa ko na lang na detalyado ang video tutorial na ito. Alright? So, keep on watching! Log into your GCash app. And then tap Manage Credit. Alright, so swipe mo lang siya guys, isa pa, and tap got it. Okay, so nakalagay dito na magsasend sila ng G-Credit correspondence sa email na ito. Ngayon, kung gusto mo naman palitan ng ibang email address mo, maaari rin naman. Pero since okay na ako dito, then itatap ko na lang ang proceed. Under personal information, automatic nang naka-filled out yung mga details mo. Base yan sa naka-registered sa GCash account mo. All you have to do is to review kung tama na lahat. So kung okay na, tap mo na lang yung next. For other personal details naman, you have to fill it out. So, your nickname, gender, marital status, years and residence, and then for other mobile and landline number, optional naman siya guys. So, i-skip ko lang siya. And then, own a small business, tap mo lang yan guys to choose either yes or no. Under emergency contact, i-type mo lang first name, middle name, last name, contact number, family relation, kung kaano-ano mo siya. Okay, so kumpleto na yung mga detalye. So, let's tap next. Alright, so before you tap confirm, you have to review all your personal information, other personal details, and your emergency contact. At kung sa tingin mo naman na wala ka nang dapat baguhin at tama na lahat, then you have to tap itong maliit na square box na ito. Pero paalala na kapag tinap mo ito, ibig sabihin, you agree to the few terms and conditions and privacy policy and so on. Now, kung gusto mo itong basahin kung ano itong mga ito, itap mo lang yan. Kung sang-ayon ka naman sa terms and conditions nila, then just tap done. Alright, so ngayon, itap na natin ang confirm. Ayan na siya guys, G-Credit application request has been successful. Alright, so tap natin yung done. And then right away, nakareceive din ako ng email notification from G-Credit. Para malaman kung ilan yung credit limit na binigay nila, itap natin tong credit. Huh? Unang tingin ko pa lang nito guys, na-shock talaga ako kasi I did not expect na bibigyan nila ako kaagad ng credit limit na worth 10,000. I thought 2,000 ang starting point. Anyway, para ma-share ko rin sa inyo at ma-explain kung bakit naging 10,000 kaagad yung credit limit, so I contacted the GCash support. Isa sa mga tinanong ko is ilang G-score ang kailangan upang ma-qualify for G-credit. Dalawang agent yung nakausap ko and both of them answered, hindi nila masabi sapagkat ito ay system generated. Sa tanong ko naman kung bakit 10,000 kaagad ang credit limit, ang sagot nila ay, because you have a good transaction with GCash. Anyway, isha-share ko na lang sa inyo guys kung ano yung nalalaman ko sa G-Credit base sa personal experience ko. Naka-organize to guys para hindi rin kayo maguluhan. Ano nga ba itong G-Credit? In short guys, ito ay isang utang para itong flexible loan or credit card. Merong credit limit na nakalaan para sa'yo at maaari mong gamitin kung kailan mo gusto. Halimbawa sa akin, ang credit limit na binigay is 10,000. So maaari ko itong gamitin ngayon, mamaya, bukas, next week, or next month, anytime kung kailan ko gustong gamitin. Maaari ko rin namang gamitin any amount within my credit limit. So halimbawa, gusto ko lang gamitin is 1,000 o kaya naman 5,000, 9,000, maaari rin naman basta within your credit limit. Kung ayaw mo naman gamitin dahil biglang hindi mo na pala kailangang mag-borrow ng money, okay din lang naman. At huwag ka mag-alala, hindi ka naman magkakaroon ng interest. Kung ano lang yung halaga or amount na binaro mo, yun lang yung magkakaroon ng interest. Kapag nabayaran mo naman na ang mga na-borrow mo, babalik ulit sa maximum ang credit limit mo. Halimbawa, credit limit is 10,000, borrowed money 2,000, therefore, ang remaining amount na maaari ko nalang i-avail or i-borrow is 8,000. Pero, kung babayaran ko yung borrowed amount plus the interest and then penalty kung meron man or whatever due na nakalagay dyan, babalik ulit sa maximum yung credit limit, which is 10,000. How do I get access to G-Credit?
Una, kailangan meron kang GCash account. Kung sakaling wala ka pa nito, ilalagay ko na lang yung link ng video tutorial sa description below. Pangalawa, ang iyong GCash account kailangan ay fully verified. Yung link ng video tutorial nito, ilalagay ko na lang sa description below. Ikaw ay 18 gulang at pataas. At ito ang kailangan mo talagang i-workout. You need to have a high G-score. Question, paano malalaman or mamomonitor kung ilan ang iyong G-score? Log in ka lang sa iyong GCash account, tap menu icon, and then G-score. Ilang G-score nga ba ang kailangan upang ma-unlock ang G-credit? As I've mentioned earlier, according sa GCash support, hindi nila masabi sapagkat ito ay system-generated. Pero, according naman sa dalawa kong kakilala, na-unlock or na-activate nila yung kanilang G-credit sa score na 485 and then 486. Pero, may nababasa rin naman ako na 450. Sa palagay ko guys, magkakaiba somehow. Pero at least, may idea tayo kung ilan yung estimated range ng score na dapat mong ma-reach. Paano pataasin ang G-score? Sa paggamit ng mga GCash services, lalo na kung madalas at pag-transact ng mataas na halaga. Halimbawa ng mga GCash services, cash-in. Ito ay ang paglagay ng pera sa iyong GCash wallet. Pay bills. Gamit ang pera from your GCash wallet, maaari mo nang bayaran ang iyong mga bills katulad ng electricity, tubig, internet, cable, government dues, SSS, pag-ibig, BIR, at marami pang iba. Ang save money naman ay katulad din ng ibang savings account. Kapag inactivate mo ang iyong G-save or save money, magkakaroon ka ng account number. Ang maganda dito, walang initial deposit, wala ring maintaining balance. Kaya naman kung meron kang extra money sa iyong GCash wallet, ay highly recommend na ilagay mo na lang sa iyong G-save. Kikita ka pa ng interest. As of now, 3.10% per annum ang interest. So it is way higher than other banks. Invest money, wala pa akong masabi dito guys dahil hindi ko pa ito nasubukan, pero naka-line up to sa gagawa natin ng video tutorial. Buy load. Diba ang ganda kung kailangan mo ng load, loadan mo lang sarili mo, hindi mo na kailangan lumabas o kaya mag-ipon ng prepaid load. Pay QR. Hindi ko pa rin ito nasubukan, pero naka-line up din to sa gagawa natin ng video. How much credit limit would I have? Ang sagot, depende ito sa iyong G-score. Tandaan na mataas na G-score ang kailangan upang magkaroon ka ng access sa G-credit. At mataas na G-score, mas mataas na credit limit ang posibleng ibigay sa iyo. According doon sa dalawa kong kakilala na may G-score na 485 and then 486, ang credit limit na binigay sa kanila is 2,000. Sa case ko naman guys, November pa lang, ni-notify na ako ni GCash na eligible na ako for G-credit. Yun nga lang, January ko na siya na-activate sa G-score na 559 at ang credit limit na binigay nila is 10,000. Paano nga ba malalaman kung eligible ka na sa G-credit? Sa akin guys, nag-notify si GCash through my email address. At yung email address na yon, yun yung naka-registered sa GCash account ko. And then after 4 days, naka-receive din ako ng SMS from GCash parang advertisement or encouraging me na gamitin yung G-credit. Once activated na ang iyong G-credit, ito yung makikita mo under your managed credit. Use credit limit, 0, dahil hindi ko pa nagagamit ang aking G-credit. For remaining and total credit limit, naka-display din naman. Now, under billing details, naka-breakdown yung mga charges. Naka-specify din kung kailan ang due. Kung gusto mo naman guys i-review yung mga transaction mo using your G-credit, itap mo lang yung credit transaction history. Under credit account details, nakalagay ang iyong G-score, account number, and interest rate. So as of now, ang interest rate is 5% in 30 days. Gusto mo bang magkaroon ng part 2 ang G-credit tutorial na ito? Any suggestion? Please do let me know on the comment section below.